Alam ko maraming nagtatanong kung ano na ang update ng aking mga vaccine ng first and second. Hello guys, today is March 31. On the way na kami sa aking vaccine number 2. Kaya samahan nyo kami dahil si Mr. ay may time today. Gusto niyang sumama doon sa loob. Pero di ako sure kung makakapag-video ako. Maganda ang weather today guys. Sunny weather. Umalis kami ng bahay mga 10:30 kasi ang time ko 11:20 kagaya ng dati. Kaya eto, nakakain na rin kami. Sabi kasi sa akin, kumain ako ng marami para just in case. Tapos may dala rin akong tubig. Nakaprepare talaga ako kagabi, maaga kami natulog. So here we are now guys, maghanap lang si Mr. ng parking area na malapit-lapit dun sa entrance. And then, maglalakad na kami doon para maaga-aga ang alis din namin dito. Kagaya nung last time, wala pang time, pwede na akong pumasok. Kaya mas okay yun kasi hindi naman mahaba ang pila. Hindi naman sila stricto na basta pagdating mo, pwede ka na pumasok. Basta yung distance lang, sunodin lang yung rules pag nandoon sa loob. So, see you later guys. Hanap muna kami ng parking, ng sasakyan. Ito pala libre guys, walang bayad. Nirent nila itong area na to para sa mga tao na may mga sasakyan. Pero itong building na to na pupuntahan namin, malapit siya sa mga metro station and then yung mga bus stop. May mga bus din na dumadaan dito kaya very accessible sa mga walang sasakyan. Hindi sila mahirapan pumunta dito. Ayan, makikita nyo, hindi pa masyadong maraming tao right now. Kaya madaling mag-park na sasakyan. So, eto na guys. Maglalakad na ako papunta dun sa entrance kasama si Mr. Kaya, ayan, makikita nyo, di ba? Wala masyadong tao. Few moments later. Tapos na kami guys. Ako pala. Ayan guys, tapos na ako mag-vaccine ng second. Thanks God.
I'm back, guys. Alam ko maraming nagtatanong kung ano na ang update ng aking mga vaccine ng first and second. Kaya gumawa po ako ng vlog nito para malaman ng isang kablogger ko dahil bumisita siya dun sa aking video sa first dose vaccine ko. Shout out sis kablogger natin, si Phil Girl Vlogs. Ito na yung sagot ko sa comment mo doon sa first dose vaccine ko. Ito po yung sagot ko sa iyo, sis. Okay naman ako kasi na-vaccine ako noon March 13. And then yung sumunod na vaccine ko ay March 31. So, 1 week na. Ito ang sagot ko after nung ma-vaccine ako, 1 week. Yung first vaccine ko, guys, dito, sumakit siya, pero wala akong naramdaman, medyo, konting ano lang. May naramdaman ako nung first vaccine. Masakit lang dito. And then, the next day, wala na siya. Tapos, yung medyo nagkaroon ako ng headache, pero hindi siya matindi. Ni hindi nga ako uminom ng pain reliever. So, sa dami-dami ng mga naririnig, hindi ko yun iniintindi, guys. Kasi, iniintindi ko yung pakiramdam ko, di ba? So, dumating na yung second vaccine ko, March 31. Mas lalong wala akong naramdaman, sis. Guys, kasi hindi siya masakit. Konting-konti lang. Kaya nga tinanong ko pa yung asawa ko, binaksin ba ako? Sabi niya, bakit? Nagda-doubt ka? Nandun ako kasama ako nung tinuturok sa'yo. Sabi ko, oo nga eh. Talagang inano ko sa pag-iisip ko na walang mangyayari. Positive lang po ang aking iniisip. Yung mga naririnig ko noon, syempre, nandoon yun, pero mas pinaiiral ko yung positive thinking. Ayaw ko magpatalo sa negative. Ayaw ko talaga, guys, kasi number one yun, makaka-apekto sa inyo. Kaya, kung ano man ang naririnig ninyo, or dahil yung iba ay nagkaroon ng problema, siguro nga, depende yun sa may katawan. Pero isa lang masasabi ko, pag pinairan nyo talaga at pinasok nyo sa isip nyo na ganoon, hindi maganda. Advice ko lang, guys, pray kayo na walang mangyayari. Ang pagbabakuna ay maganda dahil protection yun. Kahit ano pa ang mga naririnig natin na mga haka-haka, isipin nyo ang sarili ninyo. Kung may chances kayo na magkaroon ng bakuna, gawin ninyo. And be positive all the time. Ang isa pa rin nakatulong sa akin, humingi ako ng mga prayers sa family ko, sa mga friends ko, tsaka sa mga kabloggers ko na i-pray nila ako na maging maayos lahat. Kaya awa ng Diyos, guys, after 6 days, wala talaga normal. Sabi nila, wawala ng appetite. Mas lumakas ang kain ko, ewan ko ba. Kaya nga sabi ng asawa ko, tontuwa siya sa nakikita niya sa akin dahil hindi daw ako nagpatalo sa mga news, sa mga negative comments. Malakas daw talagang fighting spirit ko. Sabi ko, may tiwala ako dun sa taas. Siya na ang bahala sa akin. Kaya, guys, advice ko, may chance kayo na gawin yon, gawin ninyo. Huwag kayong magdalawang isip. Dahil si Lord lang ang nakakaalam sa ating lahat. So, thanks for watching, guys. At salamat sa lahat ng suporta ninyo sa mga nanonood ng video ko. At yung bago pa lang po sa channel ko, please watch the videos, comment, like and share kung gusto ninyo. At syempre, huwag kalimutan yung subscribe. Yung pula, click lang po ninyo yon. At kung gusto nyo man-notify, please hit the bell buttons. Happy Easter! Alam ko, late na ang upload nito. Thanks for watching. Bye! God bless us all.